Ang ating gagawing wine, gagawa tayo ng mass out of magic fruit. Magic fruit. Konti lang ito. Usually, pag gumagawa ko mga 15 kilos, para tatlong kagad na carboy ang malalagyan. For the purposes of demo, para magkaroon lang kayo ng idea paano ginagawa yung mass. Ito po yung pagkinain mo, lahat na susunod na kakainin mo, ano na siya, matamis na. So kahit kumain ka ng kalamansi, unahin mong kainin to. Yung kalamansi, napakatamis. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito, patingin ng bricks. So, ito yung bote. Gagamitin natin. Mamaya, tatanggalin natin yung panlinis siya para hindi siya magdumi. Ano sir yung linagay mo dito sa loob? Kanyan. Alak din yan. Alak din to? Yes, sir. Murahing alak. Lambanog? Yes, sir. Lambanog. Siya pa yung pang sterilize ng bote. Disinfect. Disinfect. Okay. So, yung ilang liters yan, sir? Bali, mga 4.5 gallons to. Of the 5 kilos na fruit? Pwedeng kalahati. Yes, sir. Pero 5 kilos yan, pwede na siya hanggang doon. Kasi 5 kilos naman siya eh. This is how, nilinis natin yung kanyang bote. Magpapakulo ka doon sa kaserolang malaki. Ito yung ating magic fruit, ano? First time ko lang gagawa ng magic fruit na wine. Ngayon lang. So, nagpa-harvest lang ako nito as a test lang, ano? Pero marami kaming puno ng magic fruit. Kayang namin sa isang harvest na ng mga 20 kilos ng magic fruit. So, test lang to. Sigurado ko, gagamit tayo ng sugar. White sugar. White sugar. Ano ang purpose ng white sugar, sir? Para ma-maintain yung kulay. Kung ano yung kulay niya. Kasi pag gusto mo ng, pag gusto mong may kulay, gumamit ka ng red sugar. Ah, okay. Halimbawa, mulberry. Siya naman ay talagang itim, ano? So, gagamit ka, sir, ng kwan. Pwede mong gamitin ng red sugar. Yung red, yung dark brown. Yung tinatawag na hindi refined. Natural. Yun. Pwede yun. Pwede mas kabado. Pwede rin, mas maganda rin yun. Mas kubado. Okay. So, ito lang para ma-maintain mo yung kung ano yung natural color. Natural color niya, no? Hindi ma-altered, ano? Pero sir, ano ang ginagawa ng sugar? Bakit kailangan natin ng sugar? Para pataasin yung bricks. Ah, yung bricks na hinahanap natin. Ito yung handheld refractometer, ano? Okay. Ang handheld refractometer is to test yung ating sugar content. Sugar content. Importante na dapat alam natin ang sugar content, ano? Kasi usually ang sugar content must be 20 to 25 bricks, ano? Yung dapat, ano? So pag kulang pa sa 25 bricks, sa 20 bricks, magdagdag ka ng sugar. Okay. Pero ang sugar dapat kwan din, ha? Pinatay mo yung yeast di yan, ano? Microbio. Dapat ang meron tayong mga tinatawag na fermentation lock. Para yung outside mga element hindi pumasok sa loob. Ang lalabas lang dito yung kanyang tinatawag na carbon dioxide. Yun ay hinga. Yung breath ng yeast. Yun. Lalabas siya na yung sugar content ay magto-turn into alcohol. Usually ang ginagamit natin dito, okay. So, inilalagay natin medium dito, alcohol din. Alcohol din yan. Para hindi nabubulok, sir. Kasi, isipin mo,
more than a month na magpe-ferment. Mm. Kapag tubig ang inilagay mo, mabubulok yung tubig in a month. Pwedeng magkaroon ng mga impurities. Ano? So the liquid, siya yung maglalak? Yes, sir. Yung maglalak. So pag meron ng yeast doon, isisimula ng huminga. So ang importante, hindi makapasok yung mga elements sa labas. So, sa labas. So yan yung pang-seal mo sa kanya? Yes, yan yung pang-seal. At habang nag-peperment siya, taas baba ito. Nahinga sa loob. Kapag tumigil ang paghinga siya, ibig sabihin tapos na yung fermentation process. And that normally, inabot na yan, sir, na ilang buwan bago tumigil? Minimum yan, isang buwan. Isang buwan. Pero habang hindi tumitigil, huwag kang matitigilan din. Hayaan mo siya kasi mayroon pa siyang i-convert into alcohol. Pero not all, ha? Not all ay nako-convert into alcohol. Halimbawa, may 30 bricks ka, hanggang sa 25 bricks lang ang nako-convert. Kapag kasi ang iyong mask ay umabot ng 25% alcohol, namamatay na yung yeast. Kusa lang. Kusa niya ang papatay. In time, tumataas yung alcohol content. Yung alcohol naman ang tataas. Oo, tumataas yan. Hindi natin masabi kung bakit. But yun ang natural pa niya. Okay. Full support din sa attorney sa'yo, sir. Yes, oo. Kasi alam mo, si attorney, nung nasa PSME ako, member ko ng National Board, kasama ko siya. Siya yung aking pinaka-secretary doon sa board. Nitong nakaraang 2020, ako yung governing board ng Safety, Engineering and Health ng PSME. Adopted member ng PSME. Siya yung aking secretary. Ako yung chairman. Sige, ikaw mag-mask. Sige. So, the first thing is, first step. Para makuha talaga yung katas niya, imamask siya. So, si attorney magmamask dahil mas malinis daw yung kamay niya. Yan. Sige, imask mo. Sa pagmamask natin, lalagyan natin siya ng mainit na tubig. Para magkaroon siya ng kwan, ma-juice talaga siya. Yung katas niya. Ma'am, nakatikim ka na nito. Halika. Try mo. Tapos, kain ka ng yes, ano? Po. Kain ka ng... Pumitas ka na lang ng lemon kahit ito. Yayang nasa tabi niyan, pitasin mo, kagatin mo. Sige po, kainin mo muna yan. Kainin mo muna? Ikuan mo sa dila mo. Parang candy na. Oo, candy mo siya. Sa kumain ng ano? Ito ba si Kwan? Sofia. Yan ang kasama mo, dati. Hindi po, wife hindi ko nga, po yun. Si Cathy. Si Cathy, apa. Siya. Bunso ko po to. Ay, oo. Kaya apa? Kanina sabi ko, parang mas maliit siya kaysa Rungti. Magkamukha sila. Oo nga. Nung nagtanggal ka lang ng mask, sabi ko, parang hindi ito ah. Ay, Jesus. Ano po ma, may busy sa mga, nag-aayos din ng mga papeles ng negosyo. Yan, nasa tabi. Opo, mga na renewal, yung mga BIR. Ay, nakatato ni sir. Nako, kaya pala ka. Sabi ko, ako yung tinitingnan ko, parang... Nung mag-alis lang siya ng mask, sabi ko, hindi ito ah. Opo. Sabi niya, na-try mo? Kahit hindi gano'n. Ano? Matamis? Basta hot lang. Super tamis. Nagbago na yung taste buds mo. Kaya sir, ang target dito, pag naging successful to, at naandun pa rin yung properties niya, sa mga diabetes, na umiinom ng mga mapapait, katulad na serpentina. Oo nga no. Yes, sir. Yan muna, para mainom mo yung mga mapait. Yes, sir. Sige, sige. Oops, tama na. So, minamash po ni attorney yung magic fruit. Madaling tumubo, sir, yan. Kaya lang, it takes about mga 4 years bago siya maging ganyan kalaki. Slow grower. Oo nga, slow grower. Ay, hindi ako no? Nagkuka niyan, nagtatanim. Dahil kasi maraming bumibili. Oo. Kaganyan lang. Dalawang taon na kaganyan lang. So, market, sir. Market din. Gusto from the old tree. From the... Gusto mo, sir, magkaroon yan sa bahay?
Meron Naiya akong magsabi ng oo. Market niyan. Mami, aray, tatandaan mo, ibibigay ko, ha? Bago. Dahil, alam niya, bago. Wala nga lang siyang bago. Tapos, magic fruit, yung namumunga na mismo. At saka Mayor Lemon, at saka yung pomelo natin, yung Ray Lorlin pomelo. Sila, sir, lang ang may ganong klaseng pomelo. So, ganyan. It takes time, ano? Pero pag mulberry, diretso na. I-disinfect mo lang yon. Oo. Diretso na kaagad siya. Mm-mm. Kasi malambot yun. Mm-mm. Pero frozen din siya, palalambutin mo muna. Oo. Mga ilang minutes, sir, after tinanggal mo sa freezer. Kasi frozen. Isang oras. Kung nilalagyan din ng mainit. Ah, okay. Para lang lumambot siya. Oo. Wow, ganda, oh. Gandahan. Para magkaroon ako. Pag ganito kasi, medyo kwan eh. Yung process eh. Hey. Tubig ulit, sir. Yes, sir. Pag ang inilagay mo kasi mainit, hindi mo na kanakalang i-disinfect. Pero pag inilagay mo yung tinatawag na warm water, eh 24 hours yun. Kanakalang i-disinfect mo. Gagamit ka ng pan-disinfect talaga. Ang gagamitin natin dito, warm water, para diretso na siya. Nasa first step pa lang po tayo na paggawa ng wine. So, hindi po ganun kadali. Usually, yung preparation lang ng mas is kwa na, isang araw. Wow. Tapos, it will, kwa na, no, you will have to sit it for another 24 hours. Usually, kinabukasan siya. Mm-mm. Taste bud ang ina-altered niya. Saan po nag-originate yung miracle fruit, sir? I think South America to eh. South America. Usually kasi South America eh. Oo. Kalimitang pinanggagalingan. Sa forest din nila siguro? Yes, oo. Katulad ng abyo, South America din eh. Oh. Kaya nawawala kasi nagtatanim ng palay for high economic value, ha? The word itself. Conversion into high economic value is allowed by law. Conversion of high economic value. Anong ibig sabihin? So, high economic value. Ibig sabihin, yung lupa mo, kung mas mataas doon ang industrial, then it can doon be converted. Doon ka na sa industrial. Yes, sir. High economic value. Eh, dapat yun ang mga kwan. Tamo nga, yung South Super Highway, sir, magkabila yan, palayan yan. Yung estudyante ako. Opo. Nung college ako. Opo, nung paglampas mo dati ng Alabang, going to Kalamba. Yes, sir. Lahat yan, rice field. Yes, ang ganda-ganda niyan, yes, green sir. Na green, left and right. Yes, sir. O ngayon, gano'ng karaming kabans of rice ang napoproduce niyan? Baka hindi na nila nakita. Sir, granary yan, ha? Aside from Central Luzon, ha? Oo. Yan ang isa sa granary ng Southern Tagalog. Saka, sir, paglampas mo ng Alabang, magbubukas ka ng bintana mo, amoy mo yung yes, sir. Amoy ng palayan. Oh. Hindi mo naabutan yan, Justin, no? Yung circle na bases nun eh, yung provincial bases. Kasi open. Kung nakita nyo yun, super fresh naman. Ang ganda niya, no? At saka dito sa atin, sir, pag tag-ulan, nangunguha kami ng tambunganga, yung kuhul. Tambunganga. Mga katang. Kuhul. 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 Yes, sir, sa palayan. Last extraction. Ito, sir, property nyo, na-acquire nyo to or mana? Acquired po. Acquired namin yun. Pero taga dito kayo talaga sa lugar yes, na to? Nandun yung bahay ni Toshi. Ayun ang ancestral niya? Yan ang bahay namin, yung kay Toshi, na binigay namin sa kanya. Ayun ang kanya. Kay Kokoy naman, yung nandun sa bandang ibabaron. Tapos ito yung akin sa nagdo-doktor. Kanya to. Na-divide na, sir. Na-divide na? Oo. Alam na nila ang kanila.
inayos na ni attorney. Yes. Ayos niya, sir. Para, kasi yun malimit pagkagalitan ng mga kapatid, no? Diba? Feeling nila, hindi, ano, patayang pa. So, mas mabuti na yung ganun. Nang wala na. Hindi mo naman madadala yan sa hukay. Oo nga po. Sila lang talaga yung... Ipon mo na dito, salin mo. Para sa mga anak lang talaga, no? Ito yung kailan. Tatay. Yun? Wala na halos. So, bali, dahil first time gagawin ni sir itong miracle fruit, nag-a-adjust tayo ng proseso. So, yep. pala talaga okay. talaga ng water. Akala ko, sir, pure extract from the fruit. Hindi ka makakakuha, sir, ng ganong karami ng kuan. Na wine? Na, dito. Na juice. Oh. Tsaka kuminsan, sir, mayroon juice na sobrang tamis. Katulad ng Chico. Oo. Eh, hindi pwedeng puro juice ng Chico. Ang bricks kasi niyan, sobrang taas na. Pwedeng umabot ng mga 70. Oh. Sugar na yan eh. Sugar na. So, eh, hindi ka pwedeng gumawa ng wine na 70. Ang bricks mo. Mm. So, dadagdagan ng water. With sugar. With sugar na po okay. yan. Gaano kadaming sugar po linigay dyan? Ganun natin, ha? Sinicheck din yung bricks. Mm. Okay na ito. Okay. Ang buto niyan, tutubo yan. Mm. Sir, sugar content. 25 bricks na lang to. Mm-mm. Para... Ganun pala. Marami palang ikaw idadagdag na water. Yes, sir. Depende sa fruit, sir. Depende sa fruit. Ang Chico, pag hindi mo nilagyan, hindi ka makakapag-ferment kasi very quench siya, very thick. Oo. Tingnan mo, sir, yun. Tapos ang fermentation, very thick pa rin. Kinakailangan siyang, naku, it will take 2 months bago siya first rocking. Mm-mm. Kasi very thick. Iningatan natin na mabasag yung pan. May init na, sir. Kaya, sir, yung paggawa ng wine, hindi siya kwan, patulad ng iba. Mm. Nasabi nila, nakapag-juice, peppermint, tapos may wine, ibabottled. Mm. Sabi nila, sumasabog. Mm. Kasi hindi tama yung proseso. Mm-mm. Medyo kwan lang natin ng konti. Bakit, sir, yung ibang nagwa-wine, ang tamis-tamis naman ng wine niya? Kasi, sir, ang fermentation hindi tama. Mali yun. Mali, sir. Kumisan, pagkalagay nila, after a week, ibabattle na. Oh. Na mali. Pakukulo para mamatay ang yeast. O hindi pakukuloan, sasabog. Oh. Hindi pa na totally na peppermint, sir, yung sugar content. Mm. Kung gusto mong talagang shake one, ang ilagay mo sa kanya, bee honey with propolis and pollen. Mm. Nandun yung mga cancer, anti-cancer properties. Siguro gagawa na uli ako ng anti-cancer properties kasi kakunti na lang. Mm-mm. 60 yun. Mm. Siguro pwede na akong mag-request ng donation na. Kasi napakarami ko na, sir, na ipamigay ng ito na lamang reunion namin. Ang may cancer pala dito sa amin, 3 breast cancer. So, pag nandito kasi sa loob, mas matagal lumamig eh. So, tingnan natin mga dapat hanggang dito. Mainit na siya. Pero ang kulay, sir, tamo, ganun pa rin, ha? Sige, sir. Okay lang? Yes, sir.
Okay. Ganda pa rin ang kulay, oh. Mga 21. Tama lang, sir. Okay na yan. Mm-hmm. So, very important ito. Hindi pwedeng wala ka nito pag gagawa ng wine. Mm. Kasi magiging hulaan lang tayo, eh. Na hindi mo alam kung anong klase yung mapuproduce mo. Mm. Ito, alam natin kung ano yung mapuproduce natin na wine. Tawag po dito, sir, ito pang refractometer. For brick refractometer. Ah, brick refractometer. Iba naman po sa salinity. Alcohol. Oo. Refractometer. Oo, oh, magkaiba. Yes, sir. Meron namang salinity. Ah, iba rin. Salinity refractometer, yung salt content. Oo. Pero yung buto, tutubo yan, ha? Kaya lang, huwag na. Matagal yan bago lumaki. Oh, apat na taon kaganyan pa lang. Anong advantage ng galing sa buto kaysa doon sa grafted? Hindi grafted, ha? Marketed. Marketed. Ang grafted kasi meron siyang tinatawag na rootstock. Rootstock and scion. Ang problema doon sa rootstock and scion, tama po. Mm. Ang problema sa rootstock, hindi mo alam kung may sakit o wala. Ah. And usually, yung ginagamit sa citrus na rootstock, oh. After 3 years na malaki na siya, oh. Na may lumalabas na sakit. Ah, kaya hindi ako, okay. Sir, lahat ng produce namin, hindi ako nagpapasok ng grafted. Lahat coming from me, marketed lahat. Marketed. Yes, sir. So, mas maganda ang marketed, sir? Yes, sir, ready to fruit. Ang ready grafted, to fruit. Ang grafted, you have to wait. Age it. Oo, kasi palakihin. Bata yung rootstock. Yes, sir. Ang marketed, pagkatanim mo, bubulaklak na siya. Mamumunga na agad. Kita mo yung mga concert, puro may bulaklak. I see. Pero in terms of ano, sir, yung tagal ng ano niya, ng buhay niya na mamumunga siya. Just the same. The same. Mas magandang marketed. Yung sabi nila, kasi wala daw main roots, ano? Oh. No, hindi naman yun ang kailangan. Ang kailangan, you have roots. Oh. Tingnan mo, sir, ang citrus. Magtanim ka ng kalamansi. Oh. Ay, hindi ko naman nila lahat, ha? Mm. Bumili ka sa nursery. Mm. Kumisan, after 3 years, meron ng mga luha-luha yan. Nagsisimula ng mabulok ang katawan. May sakit, sir, yung rootstock. Meron siyang genetic na sakit. Meron kasi, sir, na fruits, na yung mga buto, genetically defective. Okay. O sa kayo manamana. Uh-oh. Manamana. In 3 years' time, magsisimula siya ma-deteriorate. So, at ang masama pa sa grafted, sir, alimbawa, good naman siya. Mm. Napalaki mo ng ganito. Mm. Naiwan mo, sir, mga 2 buwan. Mm. Sometimes may tutubo siya dun sa rootstock na mas mabilis. Ah, yung sprout. Yes, sir. Mas mabilis kaysa doon sa iyong graft. Oo nga. Tatalunin yun. Manghihinayang ka dahil siya yung malusog. Oo. In time, mawawala na yung iyong grafted. Ang lalabas yung galing sa from seedling. Mm. From seeds. So, why take chance? Mm-mm. Kaya nga kumisan, may mga post, bakit hindi namumunga? Pag tinignan mo yung ilalim niya. Mm-mm. So, kailan, sir, ano? Bago, kasi, natatapakan ko bago pa kasi. Way back, parang ang uso is grafted. Kasi mabilis. Okay, so kailan na bago yan? Na mas accepted na ang marketed? Ako lang, sir, naman nag-accept nun, eh. Yung iba, grafted din. Baling. But actually, sir, may farmer ako na feature na may kalamansihan siya. Preferred niya marketed. Yes, sir. Ang kalamansi in a month time. Ang daming ugat niyan. Eh, bakit ka magbabad? Kasi ang bad, marami. Maramihan ka agad. O kaya grafted, maramihan ka agad. Oo. Samantalang, if you will graft a healthy kalamansi, if you will market a healthy kalamansi, ganun din, sir, yun eh. At namumunga ka agad. In a month time, may tatanim mo sa lupa. So, hindi ka pwedeng mag-market pag weak yung kalamansi. Ay, bakit ka magmamarkot sa weak? Eh, di may sakit din yun. Ah. Pag old, pag sa old tree. Okay, okay, sir. Okay lang. Na namumunga. Namumunga. Yes, healthy. Yes, sir. Markot mo. Ah. Andali lang. 1 month lang yan. 1 month. Tapos, after a month, namumunga na yan. Hindi ka na maghihintay kumisan a year
2 years bago mamunga. Yun, sir, diretso kagad. Yung pinaplano namin ni Kuya Ray doon sa farm, confirm. Imamarkot namin yung mga kalamansi. Tama ka, sir. Kasi ang ginagawa nung iba sa nursery para sa mass production, bumibili sila ng mura. Halimbawa, mga 10 piso ang rootstock. Mayroon kasi nagbibili niyan eh. Ng rootstock. At usually, ang ginagamit na kalamandarin. Opo. Opo. And usually, ang kalamandarin may genetic na sakit. Genetically, siya inferior talaga siya. Ay gawin pa gaya naman yung rootstock kung yan ay good quality. Di yan ang palakihin mo. Dapat. Yes, sir. Sir, tama ba? Kalamandarin yung puti ay yung bilog na parang kasinlaki lang ng bayabas? Kasinlaki ng kiyat-kiyat. Kiyat-kiyat. Kasinlaki ng kiyat-kiyat. Yes, sir. Oo. Na pag nahinog, kumisan matamis din. Na mabango. Yes, sir. Mabango. Yes, sir. Gusto ko yun, sir. Oh, meron akong tanim dyan, kalamandarin. Mabango. Tsaka, pag nahinog yan, masarap din, parang kiyat-kiyat. Oo. Masarap siya, sir, sa ano? Sa yung lemongrass. Meron ako sa isang punong ganyan. Kalamandarin. Pero mas masarap yung kafir. Ang kafir. Dahon. Yung kafir kasi ang panlagay sa mga... Dahon lang ang gagamitin mo, sir. Yes, sir. Pwede rin ang bunga. Oh. Pero ang dahon, ginagawa mo sa lahat ng niluluto mo, kahit dishes. Salad. Yung dahon yan. At si Toshi nagbibili niya, no? Dahon lang. Mm. Sa Lazada. Oh. Kasi ang dami naming kwan. Kapir lime. Kukuha tayo yung ng isa rito para pag para i-propagate yung yeast. Para sigurado buhay yung yeast. Mm. So kukuha tayo ng kwan. Ng part nito. And then, yung nagawa natin, babalik natin dyan. Yung nagawa natin, yun ang magiging ang magpe-ferment. Yan. So magpapatubo lang tayo ng yeast, ano, magpapaguro lang tayo ng yeast. Mm-hmm. Kailangan kasi wine yeast, iba kasi ang wine yeast. So ito yung ginagamit ko. Galing din sa ibang bansa yan. Ito. Yan ang problema, wala tayong wine yeast dito. Red Star. Ay, ang problema kasi natin, wala sa tayong totally store ng wine. Mm-hmm. Mga wine na gamit, ano. Mm-hmm. Saan nyo nabili ito, sir? Sa concert to. Sa ibang bansa, sir, to. In-order. Oh, grabe. Hindi yan. Pala tayo basta-basta makagawa yes, ng wine lang. Kahit yung mga ito, sir, mga kwang to, yung gagamitin natin na lock, mm-hmm. fermentation lock, sa ibang bansa, yung cork na ginagamit natin, sir, so meron tayong cork. Itong cork na ito galing din sa ibang bansa, ano? Wala kasi tayo dito. Tapos ito yung corker. Hindi mo naman may papasok ng kamay, sir, yan. Oo. Ito yung kailang ganito. May corker siya. So, ganun siya. Oh. Ipapasok din. Ikukuha niya. Hindi ka pwedeng wala nito. Kailangan kasi meron ka, sir, pagpapatubuan ng yeast. Mm-mm. At kailangan medyo warm. Okay. Kasi ang yeast kasi gusto niya yung medyo warm. Mm. Lagyan natin lahat. Ayan lang natin siya. Ganyan lang siya, sir? Yes, sir. Makikita natin pag bumubula na siya, ibig sabihin buhay. Oh. Sa beginner, just like me nung after taking my course sa DOST, ilang failure. Pero if you are decided talaga na maging, na makagawa ng winery sa likod bahay mo, yung small time winemaker, tanggapin mo na ikaw ay nagkakamali. Aha. At yun ang magiging basihan mo to perfect your wine. Mm-mm. Pag hindi ka nagkamali, sir, mahirap din. Hindi mo malalaman kung alin yung tama eh. Huwag mo sasabihin, the first time is perfect. Kasi wala ka nang ipe-perfect. Mm. Kailangan meron kanyang room for
a better wine. Sir, itong ginagawa mo, you call it backyard winery? Yes, sir. Backyard lang. Hobby, hobby. Passion. Ma-o. Pero in your case, ano na to? Parang negosyo level na to? Pwede rin, kung sir, na sabihin. Actually, pero, it start as a hobby, a fashion. Okay. Para sir, nagtuturo ako sa college, sa engineering. Oh. For 10 years, nagturo ako. Oh. It is not, hindi ito profession ko. This is my passion. Okay. Masiguro kahit yung sweldo ko nga, kung kunin ko isang taon. Because passion ko yung pagtuturo. Mm. Sa safety engineering, passion ko yung pagtuturo. Mm. Kaya lang ngayon, hindi na pwede dahil yung lalamunan ko, medyo ko na. Sira na. Mm. Ang wine ko, ganun din passion ko. Pero, pag naipamano ko ito sa anak ko, I think it's going to commercial. Yeah. Sir, ano na ang value nito? Yung nandun sa hotel at andito sa farm, ano na ang value ng mga ng ini-store mo dito? Ah, malaki na sir yan. Yung capital niya, napakalaki na sir. Ang laki na. Yes, sir. Ang isang bote, sir, ng ang wine bottles, umaabot siya ng 60 pesos yung 750 ml. Ang iba pa, umaabot ng 100. Per bottle. At kung saan mo kinukuha, kasi kasama doon ang cork, kasama doon ang pansil. Oo. Yung mismong the material itself, oo, na bottle plus yung sealer plus yung kwan, umaabot na ng ganun kalaki, sir. More or less, sir. Ang lalagyan ko, sir, ng wine ko, ito at saka yung nasa hotel, mahigit na 100 ang yung kahoy niyan. Mahigit na 100,000 lang. In terms of value? Ng bottles? Nung wine na nandyan ngayon, magkano na yung halaga niyan? Including yung nandun sa hotel. May isang million yan halaga, sir. If you sell it in per bottle, yung per ganito na, lahat yan, pag naiganito mo lahat, at age na sila lahat, siguro meron ganun, nasa sir. Million na more halaga or less yan. Na, sir. More or less, nasa ganun na. And lahat yan, nanggaling lang dito. Nanggaling lahat sa aking kwan. Sa farm. Sa farm. Ang galing, no? Pero if you will kwan, kaya nga, pag talagang kinomercial siya, oo. Yung farmer kasi, nagre-reklamo, nasaan yung produce ko, papano? Oo. Laging ganun. Laging ganun, sir. Yung market. Walang market, oo. Anong gagawin natin? So you have to think para magkaroon ng silbi yung excess kwan mo, excess fruit mo sa market. Katulad sir ng Mayor Lemon. Mayor Lemon, ang source lang namin yan, pick and pay. No. At this pandemic. Oo. Pero ang target namin diyan, Mayor Lemon Puree. Puree. Na pwedeng i-preserve. Nandun siya. At yun ang pwedeng dalhin sa mga store. Mm-mm. So, mag-iisip talaga. Mag-iisip ka. Ang ano kasi sir talaga, doon sa karamihan ng small farmers, sanay sila na, prutas, kailangan mabenta ko to. Ganun, yes, lang, ganun. So, ang realization dyan, kailangan kang magdagdag ng effort. Yes, sir. Para i-process mo and turn yung harvest into a byproducts. Yes, sir. Na mas kwan, economic ang value. Mas mataas ang value. Yes. So, hindi ka na nabulukan. Yes. Hindi mo kailangan ibigay ng baratan. Yes, sir. Diba? At lalaki yung value. Yung kasi ang problema ng producer Usually, baratan yan Ng middleman. Oo. Baratan yan Uh-oh. Wala tayong magagawa. Naging ko na yan Practice na yan Uh-oh. Yun lang talaga, sir. Dapat willing ka na mag-effort. Additional. Not just effort, siguro. The government should support. Oo. Katulad ng winemaking, why not make available lahat ng materials na pwedeng gamitin? Ang gobyerno? Siguro, nagtuturo kay. Nagtuturo ka ng winemaking, pero if you ask, pwede bang makabili ako ng fermentation lock? Wala. Meron ka bang bottle? Wala. May corker ba? Wala. Just yung technical know-how. Just the technical know-how? Yes.
iyong bang technical know-how na tinuturo nila ay tama? Tama naman, sir. Ang tama problema naman. Mo, yung material to be used, the first fermentation lock, because it is being binibili mo, dati sa BAB pa, no? Before, wala pa malasada. Napakamahal before, napakamahal. So, nag-i-improvise, sir, tayo. Improvise. Nag-i-improvise tayo ng ganun din, magkakaroon ng airlock. Oo. Yun ang ginagamit, pero pag makikita mo, ang pangiting nan. Ah. Meron na pwede ka naman mag-improvise. Oo. Na ganun din, may host na ganun. Mm-mm. Lalagyan mo ng tape. Mm-mm. O kayo bulkasil o kung ano man, para magkaroon ng masilsiya. So ngayon, because of the advancement of technology, look, sir, available na rin sa in Lazada. Just, I think ayan in na. Just 10 minutes, oh, oh. Ang kanyang yeast, ano, ay buhay. Mm. Malusog. Sa temperature na yan, sir, baka mamatay pa ang yeast natin, ano? Mamamatay. Kaya medyo palamigin natin ng konti, ano? Oh, I see. So, maya-maya ng konti, pag sila ay malagong-malago na ang yeast na yan, isasali na natin dito and we will show na it start na ng fermentation niya. Buhay, kinakain na ng yeast yung kanyang sugar, and it turn now into alcohol. So, in a month's time, meron na tayong tinatawag na magic fruit wine. At titingnan natin yung properties ng magic fruit na yan kung na-retain niya. Pag na-retain niya, then we have a good good produce na pwedeng gamitin ng mga may diabetes in taking yung mga mapapait na mga extract. Wala na tayong problema, sir. Sa magiinom, pagaling nga mag-inom. Kasi parang uminom ka na sugar eh. Doon sa kalak mo. Pag nilagyan mo ng lime. Kaya lang. Para nila, parang lagi sila naka-ladies drink. Para sir, umiinom siya ng juice na matamis. Juice na matamis. Ang problema nun, before they knew it, lasing na sila. Lasing sila. Si Toshi Ilagan po. Dito pa rin sa RLI Fruit Farm. Ayan. At yan nga, kinikwento sa akin ni Toshi yung plan niya na mag-organize ng isang tour para mapuntahan yung mga maraming farm na hindi nalalaman ng public na nag-i-exist ang mga farm na to. Na meron sila mga magagandang features bawat farm. Ayun. Di ba? Iba't iba pong farm, iba't iba din yung kanilang kine-cater. May iba po, may mga sili, may ito sa amin, lemon, fig. Iba naman, may mga melon. May iba po, kahit sabi, ang palaya, pero talaga namang tatlong ektarya ang palaya. Ma-appreciate po nila yung gulay. At the same time po, hindi rin naman farm lang. Makapunta pa sila sa mga beach house na... Oo, kasi marami yung beaches dito sa Batangas. At the end of the day po, yung sunset, ma-experience nila habang nagdi-dinner sa mga beach houses po na meron tayo. Mm-mm. So, ano po yung mga, kung gusto yung makita yung unang mga episodes natin dito sa farm, pwede nyong i-browse yung ating YouTube para makita nyo yung naunang mga episodes. Kasi tinour na natin itong farm dati. Laki ng bunga ng ano, mulberry. Ito yung ano po, yung hybrid na malaki talaga siya. Hindi pwede yung kainin ito, di ba? Opo, yan na yung ready siya na ano, ready to eat. Ang maganda po dito sa mulberry, talagang high in antioxidant to eh. Sarap. Habang kumakain kayo, pinagpapawisan kayo. Ibig sabihin nun, nalabas na yung toxin sa katawan nyo. Sop kain ka. Masarap, promise. Ang dami nalalaglag, oh. Opo nga, eh. Nakain na lang ng mga ibon minsan yung iba. Sarap. Masarap yung black na black. Oh, yan na yung kanyang peak ng hinog niya.
marami kang sulim nito? Ngayon po ay wala gaano pa uli. Nag ano na kami, ang iba nabili po, cuttings na lang. Para, cuttings na sila kasi nang ano po, yung shipping ngayon, nahihirapan ng magpa-ship ng plant eh. Oo. May mga couriers po na hindi tumatanggap ng live plants. Ah. So yung cuttings na lang pong available. Kung gusto nilang makakuha ng variety. So paano mo i-organize yung tour? Una po ay hihingin ko po ulit yung may binibigay po kasi itinerary ang ano eh, ang provincial. Doon po ako magkakaroon ng idea kung alin yung pupuntahan. Sunod po yung kapag wala doon itinerary, may mga kakilala naman akong iba pang location like this po na isisingit po natin. Para naman magkaroon ng feature din yung so ano to, months. May collab ka with the provincial government o ang sabi po nila sa akin before ay bibigyan daw nila ako ng tour guide na libre naman yon for promotional ng so ng, yung province yung company nyo plus the provincial. Opo. Bibigay sila ng tour guide. Okay. May idea talaga sa history tsaka cultural ng isang lugar na pupunta. Sa para may ano siya component siya ng history. Opo. Para may nag-explain din at least yung mga ano tourist. Hindi lang pasyal, may learning din sa locations. Maganda 'yan. Kailan mo ano tingin mo mapupush through? Baka po this February, push Feb. Through na eh. Opo. Madami kasi pong nagtatanong na ano pong pupuntahan namin sa Batangas? Parang naisip nila, ito pong pupuntahan nyo. Pero walang distinct na ano magagawa namin dyan sa lugar na yan. Eh kung may isa pong tour na may itineraries, one day, mapupuntahan mo lahat yun. Maganda. At the same time po, yung mga tao din sa lugar na pupuntahan, magkakaroon sila ng trabaho. Kasi may pupunta ng tao sa kanila eh. Nakakapagbenta na sila ng product nila. Ang maganda po sa followers din ng Agri, yung nasa agricultural. So, talagang lahat ng tao napaka-humble. Kasi, agriculture eh, wala naman dyang humble. Sobrang yayaban, kumbaga talagang... Ayayaman, sir. Ayayaman. Washindero. Katulad mo, sir. Isipin mo, sir, yung nagpunta rito, siguro 3 weeks ago, after nung last mong pinost, nagpunta siya rito from Lucban, Quezon. May farm din siya. Nag-spend siya ng 26,000 getting, na donation to get the wine, some tips, and plants. Nakakatuwa, ganun. Sige, ano tayo? Opo. Work tayo hand in hand. Yes, nako, yan, dyan ha, may partner ka yan. Na. Opo nga. At actually, hindi na ako sa hotel. Nitong December, talaga tinorobot ko na sa kanya. Sabi ko, retired na ako. Nandyan na yan. Oo. Pinaghirapong namin ng mami mo yan. Kami yung nagpatayo, simula sa simula. Naging ganito siya. Ma-manage na lang. Nandiyan eh. Papalo, hindi kakayanin yan. Uh-oh. Wala ng construction. Management na lang. Mm-mm. Eh, ikaw naman, HRM ka. Oo. Exacto culinary talaga. Master ka pa. Oo. HMR graduate. Saan ka pa? Mamanahin mo na lang. Nangyari lang itong pandemic. Oo. Yung nag-slow. Oo. Pero, ngayon naman bukas na, kahit meron pa naman, work on it. Magsipag ka lang magsagot ng inquiry. Talaga, 24/7 may natawag. Ang asawa mo. Ang asawa kasi niyan, HRM din. HRM din. Marketing. Graduate. Siya naman yung nag-ano sa page. Perfect. Perfect. Ano pala eh? Nag-asikasa ng page mo. There's no way na hindi ka magiging successful. Usually kasi, I'll make it sit for 24 hours. 24 hours talaga. Ilalak siya. Mm-hmm. Katulad din ng wine, kinakailangan mong i-check yung temperature niya. Mm-hmm. Kasi there is a possibility na yung ilalagay mong yeast, baka mamatay. Baka mamatay, ano? Pero hindi naman pwede na malamig ang iyong ilalagay. Mm-hmm. Nalalagyan ng yeast kasi ang gusto ng yeast, warm.
Mm-mm. So what's the ideal na ano po na na temperature? 40 degrees centigrade. Ah. Ideal na 'yon. Mas mataas kaysa sa body temperature natin. Mm-mm. Warm na 'yon. Gusto but na 'yon. But not upper than 50. Pwede pa naman hanggang 50 pero yung mga 60 ko na 'yan. Hindi na pwede 'yon. Huwag na. Kaya very important na meron kang gamit din. Mm-mm. Sa pag-check ano. Mm-mm. Ito kagad, makikita mo, sir. Hapon siya. Buhay na buhay. Mm-mm. Oops. Okay. Sir. Tatakpan lang natin, nakapasukin natin ang ahay. At ilalagay natin to. So usually dapat dito natin ilagay na kanina pa agad eh. Para. Pag mabubuhay na rito, direct yes, sir. Pwede din natin isali na lang. Anyway, kung mamatay siya, meron pa naman tayo, sir, mga yeast. Mm-hmm. Tingnan lang natin kung siya'y mabubuhay. Pag siya'y bumula, ibig sabihin... Buhay. Yes, sir. Buhay na siya. Pwede nang ituloy, idiretso, pwede sir. Pwede nang idiretso. Maglalagay na tayo ng fermentation duct. Ito, isang napakahalaga sa winemaking. Kapag naggagawa ka ng wine, wala ka sir nito. Pero pwede naman, ang itatakip mo lang sa kanya, ay yung cheesecloth. Ang problema nun, kapag dumating sa puntos na tapos na yung fermentation, there is a possibility na magkakaroon ng wild yeast na papasok. Ito, definitely walang wild yeast na papasok. Mm-hmm. Kasi walang papasok na hangin sa loob.